Benavente. Batsicle, throws that one in. Brooke Batsicle. For sure, Vanessa has to call for a timeout. What a hit from Brooke Batsicle. Batsicle at Sabete, pinahirapan ng Creamline. Cardos, Waepek sa Petrogas. CCS dihado na kaya sa Final Four. At Van Sikel, pinatunayan ang banta. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Pero bago natin yan simulan, ay huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pakispike na rin notification bell para maging updated ka sa hype ganap sa Pinas. Naging mailap nga para sa CCS ang panalo sa laban na ito kontra sa Petrogas Angels, kung saan ay mukhang pinaghandaan talaga sila ng kanilang kalaban. Naging maayos ngang depensa ni Sabete at Van Sikel na naging dahilan sa kanilang pag-init sa game. Naging malaking banta nga si Brooke sa depensa ng Creamline dahil sa napakalikot nitong umatake. Makikita mo nga sa kanya na binabasa nito kung saan pumapuesto ang depensa ng CCS, kaya't hirap ang Creamline na makuha ang mga opensa nito. Pinaluhod nga ng Petrogas Angels ang Creamline in 5 thrilling sets sa score na 15-25, 25-18, 24-26, 25-19 at 15-13. Naging maayos naman ang depensa ng Creamline sa panimula ng sets. Gumana nga rito si Valdez at Gumabout para sa kanilang koponan. Halos hindi nga nagkaroon ng chance ang Petrogas Angels na makuha ang momentum sa laban. Pero dahil na rin sa determinasyon ng Angels, kaya't nabawi nito ang mga lapses nito sa game. Dahil nga kay Van Sikel ay mas nahirapan pa ang CCS na makapatay dahil sa bagsik nitong dala. Dalawa nga ang kumakamada sa Petrogas with Van Sikel at Sabete na naging terror sa opensa at depensa. Well, si Van Sikel nga ang pinaka naging dahilan sa pagkalugmok ng Creamline dahil napaka-offensive nga nito at binabasag nito ang depensa ng Creamline. Kumamada lang naman si Brooke ng triple-double performance para sa kanilang koponan at itinanghal na player of the game. Isa nga siya sa naging malaking pasakit sa CCS. Kumamada nga ito ng 29 points in 23 attacks, 4 blocks and 2 service aces. Maliban sa scoring department ay kumamada nito ng double digits ng scoring department with 12 digs and 20 excellent reception. These are just an indication kung gaano ka-compose si Van Sikel kontra sa Creamline Cole Smasher. Ngunit di nga lang si Van Sikel ang nag-shine para sa game na ito, kundi pati na rin si Sabete at nag-triple-double performance nga rin ang player nila ito with 21 points, 13 digs and 14 excellent receptions. Sa panig naman ng CCS ay maayos naman ang pinamalas na performance ni Valdez, Galanza at Carlos sa laban. Subalit kinulang nga lang talaga ang kanilang koponan sa depensa. Off nga sa laro ang libero ng CCS na si Natienza at De Jesus, kaya't hirap nga ang Creamline dumepensa sa atake ng Angels. Tanging si Valdez nga lang ang naging maraming effort sa receiving at kumamada naman si Galanza ng mataas na digs para sa kanilang koponan. Dahil nga sa pagkatalong ito ay magkakaroon nga ng 50-50 chances ang CCS na makaapak sa semis game. They need to win their future matches para masecured ang standings nila sa PVL. Medyo di nga sanay ang mga fans na nanunahan sa ngayon ang Creamline Cole Smasher. Mga ka-Spike, do you think na mahirapan na kaya ang CCS na makaapak sa Final Four? Sino kaya ang may kulang sa laban? It's the coaches or the players? Baka may opinion ka pa rito? Comment down below! Salamat sa pagtutok mga ka-Spike! Sana nag-enjoy ka at sana hindi ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta!